Sunday worship celebration. Celebration. Yes. Service ang nasabi ko. Pero yes. Celebration. Because it's a Sunday that we have to celebrate, you yes, know? Yes, of course. First day of the week, may celebration tayo. Yes. Siyempre, sama-sama tayo as a whole family sa presence ng Lord. I'm yes. sure excited po tayong lahat doon. Kaya do not forget to like and share and comment yes. sa ating live streams, of course. Ayan. Sa ating Facebook page and also sa YouTube din. Yes. Like and share po ito natin sa ating mga friends, families, sa mga tao pong precious sa ating puso na gusto po natin silang makarinig ng good news. Yes. Ayan. Yan. Ano yun yung nakakatawa ngayon na pag online? Mag-scroll-scroll ka lang, bigla mo na lang makita, uy, may service. Tapos yes. minsan, accidentally, mapipindot yes. pa. Tapos saya nakakarinig na sila ng word ni Lord. Yes. Tsaka ang ano po doon, ang twist po doon, hindi po accident na napakinggan mo yung message. Hindi po accident na naka-tune in yes. kayo. Because God has chosen you to be here. Yes. yes. Kaya We're really excited to share sa inyo po kung ano gano'ng kagaling gagalaw ang Lord this morning. Yeah. Sa mga first-timers, huwag po kayong mahihiyang mag-comment. Kasi yes. lahat kaming i-welcome kayo sa inyo. Kahit hindi pa kayo nagko-comment pag first time nyo lang. Ngayon pa lang as representatives yes. of God, we welcome you home! Yes! Yan, I'm sure po no, na lahat po tayo may pinagbibilangan sa bahay ng Lord. Yes! yes. Kaya ayun, sige ate, I'm sure marami tayong mga activities. Yes, like prayer gathering. Yes. yes. That is happening every Tuesdays, 7 p.m. sa ating Facebook page. Yes. Open na po ito sa lahat po ng members, ay sa lahat po ng nag-tune in sa ating Facebook yes. page. Kaya ayan, feel free to join po and feel welcome to join sa ating prayer gathering. And I believe ate, hindi lang tayo once nagpe-pray as a church. Eh. Yes, of course. I believe twice tayo. Yes, meron tayong Friday naman yes. every 5 p.m. to 6 p.m. that yan naman ay uploaded yung Zoom link yes. na provided naman sa ating chat na ibabigay sa ay online tayo sa Facebook. Ayan, ibibigay siya sa ating Facebook group page. Yes. yes. Ayan, i-on na lang din nyo yung inyong ang notification sa yes. ating page para lahat kayo updated. Yes. Kapag po nagla-live or may mga uploads po, ayan, para updated po kayo sa lahat. Yes. Ano yes. pa? Ano pa nangyayari? Ano pa? Of course, meron tayong TNL or yan. We call it Thursday Night Live. Yes. Ate, kailan ba to? Thursday? Ay, nandun na po sa name eh, Thursday night. And this is every 7 p.m. Yes. Kaya feel free to join po whether po dito sa on-site or sa online. Yes. Pero of course, we really encourage you to join dito po sa ating on-site. Yes. Kasi talaga namang grabe ang ating fellowship. Mm-hmm. If nakikita nyo po, no, nagkakaroon talaga tayo ng mga interaction with the audience. Yes. Saka din. Yes. May iba't iba din. Hindi na, ayun. May iba-iba ng mga nagsasalita din. Yes. Hindi na mag-share ng kanilang mga stories kung paano sila minold ni Lord, paano yes, sila binago amen. Ni Lord. Ayun. Yes. And if na-curious po kayo, ano yung topic last Thursday? It was about what makes you fear death. Yes. And if gusto niyo pong marinig yung story kung paano na-transform si Tita Dar, yan, feel free na mag-rewatch po kayo ng ating Thursday night. Nandiyan lang din yan sa Facebook natin. Yes, scroll-scroll lang po kayo dyan. And punta po kayo next Thursday kasi hindi po natin alam kung gaano ulit kagaling gagalaw ang Lord. Yes. Okay, so kung meron tayong Thursday night, but meron din tayong pang-kids. Yes, diba? Of course. Yan ang Pebble Cell that is happening every Friday ng 8:30 p.m. That is for ages 9 to 12. Yes, if gusto nyo po yung kids nyo isali dito or gusto po ng kids nyo mismo, pwede po kayo makipag-communicate kay Teacher Sharon or any Pebble staff po and then they will communicate with you. Ayan. Actually, kahit sino naman din sa atin kasi lahat tayo, yes. we all know what's happening here and we're very accommodating naman yes. sa mga lahat tao. Lahat po ng volunteers, yes. pwede po kayo mag-approach. Kung may Pebble Cell, merong Pebbles Online. Yes, yes. This happens every Sunday, 9:30 a.m. Dito po nagkakaroon ng fellowship yung mga kids, no? And uploaded na po ito sa ating Facebook page. So, makikita po kayo na YouTube link dyan. And then, pag pinindot nyo po yun, mariri-direct lang po kayo dyan. So, ayan, feel free po na mag-attend po kayo dyan kasi magkakaroon din po ng fellowship ang kids. Magkakaroon din po sila ng worship time, ganyan. Kung ano po yung napapanood nyo po sa atin, ganun din po sa kanila. Nagkakaroon din po sila ng mga arts, yes. ganyan. Sa sarili nilang activity.
Yes. And if meron po kayong kids na dadalhin dito on-site, no problem. Yes. Kasi meron po tayong room dyan na i-accommodate po sila ng mga teachers na very patient, very loving. Ayan. Kaya huwag po kayong mag-alala and feel free to really come here. Kung merong pang pebbles, yes. Meron pang stones, ayun. So, pebbles kasi diba maliliit yes. Yan. So yan, meron tayong cell groups happening throughout the week. And if kung wala ka pang cell, comment dyan sa live stream or lapit ka na lang dito sa amin. Yes. I want to join a cell group now. Yes. Sinasabi now. Yun nga ate, sasagutin ko na yun. Then now po, kasi we don't want you to miss out sa yes. pamilya na yes. pinagbibilangan mo. Ayan no. We want you to feel belong here sa bahay ng Lord. That's why we really encourage you to join dito sa cell group. And as we always say, wala pong judgment dito. Tama yes. ba ate? So, walang judgment. Lahat tayo. Sama-sama natin aakuin yung mga yes. all together. Yes. And if feeling mo parang mag-isa ka lang, mag-isa mo lang yung pinagdadaanan, hindi pala. Hindi. Once you open up, once you let your thoughts out, meron palang someone na ganun din yung pinagdadaanan. Yes. And ang pinaka maganda pa doon is ipag-pray ka yes. pa. Yes. I was about to say. Yes. Naglalabas ka na ng, sila, ng sama ng loob mo, tapos ipag-pray ka pa. Yes. For healing dun sa kung ano man yung pinagdadaanan. And you feel at peace din po, no, after yes. yun. Kasi parang hindi sinabi mo siya to a person na talagang naintindihan ka with all your heart and accepts you. Yes. So, tama, ayun. Tama. Kaya, we don't want you to miss out. Kaya, join na po kayo ng cell group now. Yes. Okay, meron pa ba tayong ibang announcement? Yan, I think wala na po. But, ayan, sa mga naka-tune in po online, I'm sure we are all excited to worship. Yes. Kaya ayan, are you ready to praise for Jesus? Woo! Yes, let us all stand up. Right. If you're ready to shout and praise Jesus, come on, shout his name. Jesus! Come on, one more time. Jesus! Yeah! Thank you.
fight your battles. Yeah. Jehovah Nissi, fight your battles. Come on, let's clap our hands. Oh, you are God, and we lift you up. Keep singing, keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy for glory. Oh, there is no other, you are forever. The world's over, oh, there's nobody like you, no one beside you. Sound.
up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Let's go! Can we give God the best clap of praise, church? Hallelujah, Jesus. We worship you. We praise you, oh God. You deserve all the praise, Lord. All the glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Just want to read this verse. Numbers chapter 6. Verses 22 to 27. It says, "Then the Lord said to Moses, 'Tell Aaron and his sons to bless the people of Israel with this special blessing.'" Listen to this. "May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you peace. And whenever Aaron and his sons bless the people of Israel, in his name, God himself will bless them." Hallelujah. And you know what? Minsan palagi natin in-incorporate yung blessing kapag may nangyaring maganda, kapag nasa magandang lugar ka, masaya ka. But you know what? This blessing was given to the Israelites when they were in the wilderness. When they were in the wilderness, maaari tayo naguguluhan na hindi na natin alam ano gagawin. But the Lord is willing to bless each and every one of us. So let's receive that blessing. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You are in this place, oh God. Bless you and keep you.
your family and your children and the children and the children. May his favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and the children and the children. May his favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and the children and the children. May his favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and the children and the children. May his favor be upon you. Children and their children.
just keep on the attitude of worship. Can you just close your eyes? Don't mind kung anong ginagawa nung katabi mo. Just close your eyes and let this be a time between you and the Lord. Let His presence just saturate you at this time. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo ba bakit tayo create for worship? Hallelujah. Because when we worship Him, we get to see who He really is. We get to see His wisdom. We get to see His love. We get to see that He is in control. Yung fears natin nagbabanish. At kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, iniisip mo na parang nagpupuno ka ng takot, pangamba. When you get to see His face, when you get to be in His presence, lahat ng yon naglalaho. Hallelujah. Hallelujah. That's why right now, let's just be in awe. Maaring hindi mo pa kilala ang Lord sa pagkakataon na ito. Hindi mo alam kung sino talaga siya. Narinig mo, may mga nagsabi sa'yo, pero ikaw mismo, hindi mo pa naranasan kung sino talaga siya. Can you give Him this chance right now, today, this morning? Hallelujah. Let Him just speak to you. And as the band is playing, can you just open your spiritual eyes and your spiritual ears? Let Him speak to you. Holy Spirit, this time is yours. Make your way in each one of us. Makikinig po kami. Hallelujah. Hallelujah. I'll give you a few seconds. If you don't know how to pray, just listen. And we will let the Holy Spirit speak to each one of us. Hallelujah. Just continue in the attitude of worship. Sa atin dito ngayon, you know, niyayakap ka ng Holy Spirit. You just want that warmth na sabihin sa'yo, hindi ka nag-iisa, anak. The Lord is with you. Hallelujah. May iba sa atin dito na sa kalagitnaan ng gera, struggle, whatever it is that is waging war against yourself, your sin, or probably somebody else, the Lord would want you to feel that peace beyond understanding. Let Him be in control. Just give Him that full surrender. I-give up mo yung anger, i-give up mo yung unforgiveness, i-give up mo yung doubt, yung fear, and let Him be in control. Just give Him your full trust and faith, hindi kanya bibiguin. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Just continue to speak. May iba dito nagtatanong, Lord, hanggang kailan? Matagal na po ako naghihintay. Parang hindi naririnig, parang walang nangyayari. Kapatid, I'd like you to know, the Lord is at work in your waiting time. Hallelujah. Binibigyan ka niya ng salita niya, ng presensya niya, so that you can endure and that His character may be built on you. So when that time comes, pag ibinigay niya na sa'yo yan, you are so ready to receive whatever He will entrust to you. Hallelujah. Just keep on waiting and trusting. God knows and He knows the perfect time. Hallelujah. 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 Hallelujah.
There's somebody here, I don't know, online or on-site, ang nakikita mo lang mahirap, imposible, parang walang nangyayari. The Lord would like you to know, He is the creator of all things. Nothing is impossible with Him. Walang sakit ang hindi niya pa kayang pagalingin. Walang relasyon ang hindi niya kayang ayusin. Walang problema ang hindi niya kayang solusyonan. Take away that doubt, kapatid. Give Him that chance to be able to prove to you He is your Father. He is taking good care of you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Psalm 103 verses 1 to 3 and 8 to 18 says, while you are closed with closed eyes, I want you to listen to this. Let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. The Lord is compassionate and merciful, slow to get angry and filled with unfailing love. He will constantly accuse us, He will not constantly accuse us, nor remain angry forever. He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. For His unfailing love toward those who fear Him is as great as the height of the heavens above the earth. He has removed our sins as far as the east is from the west. The Lord is like a father to His children, tender and compassionate to those who fear Him. For He knows how weak we are. He remembers we are only dust. Our days on earth are like grass, like wild flowers. We bloom and die. The wind blows and we are gone, as though we had never been here. But the love of the Lord remains forever with those who fear Him. His salvation extends to the children's children of those who are faithful to His covenant, of those who obey His commandments. Give Him praise. If you're gonna give Him praise, give Him your all. Give Him your best. Hallelujah. Hallelujah. He is God. He is our Father. And His love is unconditional. His mercies are new every morning. His faithfulness lasts forever and ever. Hallelujah. Hallelujah. He forgave you of your sins. Hallelujah. You are cleansed. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, you have been cleansed. But staying clean, we have a role to play. Amen. Just keep in step with the Holy Spirit. Huwag ka nang bumalik dun sa dati mong ginagawa. Kung alam mo, alam kong alam mo na kung hindi tama, huwag na natin balikan. The Lord would like to reveal His face, His great and wonderful plans for you. And that can only happen when we align ourselves to Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your word today. I pray, Lord, continue to manifest your presence in each one of us. Continue to transform us to be the kind of people, Father, that you designed us to be. May we give you praise, glory, and honor the best way we can, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Woohoo! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah. Truly, the Lord is in this place. Pwede bang i-share natin yung peace na yan, that joy that we have to each one? I want you to give a high five, especially sa hindi mo kilala, to at least 15 people. Ask their names and say, God bless you. Amen. 15 people you do not know. Okay, ask their names. Give them a high five. Amen. Amen. Those watching online, God loves you. And hello sa inyo, good morning. Umpisa pa lang po ito, meron hong ginagawa at gagawin pa ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We hope one day to be able to see you here para face to face. Masarap po yung nagka-fellowship tayo ng, we can give a hug, a high five to each other. And we can pray in person. Yan, napakasarap po niyan. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Woohoo! Oh, naka-15 ba kayo ah? Bago kayo upo po, naka-15 ba?
I see new faces. Ayan, make sure you were able to give them a high five and say, God bless you, kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Woohoo! Amen. All right, sige po. Mamaya after the service, we still have time to make chika-chika. Ayan, so pwede na po tayong bumalik sa ating mga upuan. Ayan. Yung mga nasa likod po, ayan, pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan. Amen. Yay! Hallelujah. Like to acknowledge yung presence po nila ng family Auntie Pasado. Wow! Hello po, good morning! Yes, thank si you, Lord! Si Ge, tama po ba? Ge Alexandra, Alexandra, Alejandra, and Cedric. Good morning po! Kaway-kaway po! And we would like to acknowledge po again si, we would like to acknowledge ang family Diwa po, ang balikbayan, si Ruel, Liberty, and Bea. Good morning po. Good morning po. Yan. So what is happening dito sa church natin? Yes, syempre po, marami po tayong mga other activities na nangyayari. And actually, nakakatuwa po no, kasi dumadami na po talaga tayo and napupuno na po ang ating church. Kaya ayan, we invite you to join po dito. Magkakaroon po tayo ng Sounds and Lights Training this July 6. This Saturday na po ito. So ayan, this is 2 p.m. And if curious po kayo, ayan po, sa mga multimedia, ayan. Yeah. Pwede po kayong, if not curious po kayo kung ano yung ginagawa nila. And if the Lord is telling you, ayan, if may binubulong si Lord sa inyo, ayan, feel free po na mag-message po kayo sa inyong cell leader or kinakuya niyo well na po para makasama po kayo sa ating training. Alam mo ginagawa sa Sounds and Lights? Sounds and Lights. Yes. Ayan na po yun. Self-explanation. Sounds and Lights. Yan, if later, ano mangyayari later? Yes, of course. Excited na ba kayo, youth? Woo! Yes. Walang hina. Isa pa para sa Lord. Yes. Yan, I'm sure sisigaw pa yan mamaya. Yan, pero magkakaroon po tayo ng cell group party. Wow! Yes, excited po tayo dito na kasi lahat po ng youth is invited. Especially po yung may mga cell group. As na-mention po namin kanina, no, na talagang dito po talaga nagkakaroon ng fellowship and nagkakaroon po talaga ng connection and friendship dito. And we want you to feel belong. Ayan po ang title natin mamaya, belong. So if not curious po kayo, ano yon? Tune in po kayo mamaya because live po tayo, live? Medyo on-site tayo dito. On-site tayo dito, 1:30 p.m. Pwede naman. Gusto mo mag-live kayo mamaya. Ate Joanna. Na-joke lang. Pero ayun po, sama po kayo, lalo na po yung may mga nasa online. Punta po kayo dito mamaya. Habol pa kasi 1:30 p.m. pa yan. Yes, after lunch po ito, and magkakaroon tayo ng mga games. Yes. Yan, worship celebration. Mm. Yan, magkakaroon tayo ng mga party later. Party. Yes. Kaya okay. Ayan. So, ngayon ang date natin ngayon ay June 30. Yes. Bukas ay July na! July na! Ang kalahati ng taon na tayo. July 1! Ayan, magsustart ang ating mid-year prayer and fasting. Yes, woo! Thank you, Lord. Ate, ano ba ginagawa dito? Hindi kakain. Ay, joke lang. You're going to fast, and in fasting, yan, magpipray po kayo. Yes, kapalit po nung time, for example po, ang fasting ko po is lunchtime. So, instead po nakakain po ako ng food, I would be praying that time. Kasi po, if hindi wala po akong ginawa, baka nagutom lang po ako. Kaya nasagot na ba ni Lord? Yes. Ano ipa-fast sa'yo? Ayun ang pinagdadasal ko pa po. Ayan. Pero, you haven't until today? Yes. Okay.
Yan. Mamaya po, I think i-introduce naman po sa atin yung iba't ibang types ng fasting. So ayan, makinig po tayo sa sermon ni Pastor later kasi marami po siyang i-introduce sa atin. And ang devotionals ay i-hand out na later after the service. Yes. And as well as throughout the week, 7 p.m. Mag-tune in tayo kasi magla-live tayo. Sabay-sabay tayo magpe-pray ng 7 p.m. Yes. For this whole week po, magkakaroon po tayo ng prayer. And yung TNL po natin is tuloy pa din. Yes, TNL pa rin po siya, but it's more focused on prayer. Kaya ayan, punta po kayo dito para sabay-sabay po tayo magkakaroon ng fellowship. Okay. And yung mga devotionals po, pwede po siya makuha sa mga ushers. So ayan, meron po tayong hard copy and meron din po tayong digital. Yes. So ayan, if gusto niyo po ng copy, message lang po kayo sa cell leader niyo and para mabigyan po kayo. July 7, ano naman mangyayari? 7 to September 14, that is our Alpha! Yes, yeah! Our Alpha course! Yes, sobrang excited po tayo dito na because this is church-wide. Yes. Meaning, kahit po yung mga hindi nakaka-attend dito sa ating church, pwedeng-pwede po sila umattend. Yan. And hindi po to limited sa mga tao lang na nandito. Ayun nga. So, pwedeng-pwede po natin siya i-share sa ating mga families, classmates, workmates. Ayan. Especially po during this time now, we want to gather more souls for the Lord, win more souls for Him. Kung may Alpha, sa July 20, ano naman to? Ito sa isa sa to sa mga milestone na pwede natin dapat natin tandaan ang ating GMC anniversary. Yes, again, this is on July 20. Malapit na po ito. And Ate, saan ba to? I think malapit lang to eh. Parang kapitbahay lang siya. Kapitbahay lang siya nang pupuntahan din natin. Which is Kabanatuan. Ayun. Yan, if alam niyo po yung Kabanatuan, doon po gaganapin ang ating GMC anniversary. Kaya punta po kayo doon, i-support po natin ang ating band because they will be leading the worship there. Yan. And sabay-sabay rin po natin silang ipagdasal, no, na talagang malit po nila yung tao. Ayan. Meron ulit. Mag-play ulit ang band natin, mag-minister ulit ang band natin sa Leadership Summit! That will be on August 3. Yes. Saan naman to? Malapit na to, Ate. Malapit na to. Kasi kanina, nag-start sa C, di ba? Kabanatuan. Ito, mas malapit na siya. Bumalik. Bulacan na po siya. Bulacan. San Rafael, Bulacan. Ayan. Kaya, feel free to join po ulit dito, no? Because, ayan, magkakaroon tayo ng mga worship dito. And talaga namang excited tayo kung paano malilit ng ating band and ng ating worship team yung mga tao doon sa Bulacan. Yes. Wait na lang tayo sa mga further announcements sa mga gusto talaga pumunta pero they don't have any yung mga transportation. Ayan. Yes. Pwede tayo makipag-usap if ever. Yes. Sabay-sabay tayo parang katulad ng ginawa natin nung sa ating family outing. Yan. Yes. Pag-pray din po natin yun, no, na magkaroon po tayo ng good weather. Lahat po is maging according to God's will. Yes. Okay. Ngayon, I believe meron pa tayong isang announcement. Ano pa yun? Yung BBS. Ayan, oh nga, parang BBS, nag-start na sila kahapon. Yes, nag-start na po ang ating BBS yesterday. And talaga namang, pwede po bang makarinig ng palakpak galing sa mga nag-BBS? Yes, talaga namang blessed na blessed tayo, no? Dahil sa mga buhay ng mga bata, kahit po na nung wala pa po kami doon, nag-aabang na po sila. Wow! Talagang shock po kami kasi talagang may mga kids na po na nag-aantay. And sabi po ng parents nila na kanina pa daw po sila nag-aantay. So, really, really blessed na talagang si Lord yung nag-gawa. Ang galing talaga gumalaw ni Lord. Yes, amen. No? And thank you, Lord, no, kasi po kahit yung weather, medyo naging maulan po kasi doon. Mm-hmm. But really, gumalaw pa rin po ang Lord. And ang dami pong kids. Yun. As in, per section, sobrang dami pong kids. And ilang sections kayo? Three sections po. Yes. Sa isang section, ilan ang bata? Around 15 plus po. 15. Yes, 15 kids. Ayun, 46 lahat po. 46 na, lahat na 46 bata. Lahat ng kids yesterday. And talagang we believe na marami pa po kaming mai-invite, marami pa po kaming matatawag next Saturday. Kaya sabay-sabay po natin tong pagdasal as a whole church. I'm sure marami pa po tayong kids na madadala sa puso ng Lord. Yes, tama yan. So in connection with VBS, may we call on ang representative ng Pebbles Ministry para sa pang-highlight natin. Ayan. Yes. Ayan, si Ate Carissa! Wow! Ayan. Good morning!
ito yung introduction dahil kakatapos po nung week 1 ng aming BBS kahapon. So we exist because simply because we know, we believe that God loves the children. And the Pebbles Ministry are being channels of this love to these children. We are the one ano po, going with the children kapag ikinukulong. Ikinukulong na po sila. That's our, I don't want to use the term caretaker eh. Kasi hindi lang kami yung, alam mo, parang baggage counter lang na. Iwanan ko muna yung mga bata dyan just for you to enjoy the Sunday our worship service. But we believe that just as how much God is moving in this main worship service, ganun din po yung nangyayari dun sa loob ng Pebbles Room. Yeah. So, for anyone of you who would want to join us in the Pebbles Ministry, those who have heart for kids, or those who have patience, or baka po kayo yung nagsisik na magkaroon pa ng longer patience, baka ito po yung training ground na pwede po sa inyo. So, yun po. So let us prepare ourselves na makmarinig ang message for today. May we call on our pastor. Ayan. O diba, si Josh ang daming ministry. Hanggang Pebbles kasama siya. Yeah, yesterday, kasi kami ni M, we were in Pampanga, so we were not able to go to the VBS. Pero, right before they started, biglang bumuhos daw ang malakas na ulan, and mga basang sisiw sila nung nagsimula sila. Kaya, nung nagsisimula sila, konti lang yung mga bata na dumating, mga 30, mga ganyan. Pero nung tumila na yung ulan, ayan na, dumami na yung mga bata. So they ended up with about 46 kids. Ayan. And it was only the first day. Ayan. Ang trend nito, mga kapatid, habang tumatagal, dumadami po ang mga bata. Yung po ang trend. Ganun talaga ng mga nangyayari dyan. Kaya we need people who will also volunteer. Not necessarily as teachers, pero pwede kayong pumunta doon bilang mga taga-bantay, taga-tulong, taga-buhat, mga ganyan. So if you want to go, please approach Pastor Sharon or anybody from the Pebbles Ministry para po malaman ninyo how to get there. Isang venue lang tayo, sa Caloocan lang. It's not here. Hindi po dito. So, sa Caloocan po natin ginagawa. Okay. Yan. And then, yung binanggit kanina na mga events, those are events where our worship team is invited to minister. Una, yung sa anniversary ng Global Methodist Church. And then, yung pangalawa, yung sa leadership summit in Bulacan. So those are two events where our band will minister by leading worship. Kaya ano yon? It's a big honor, a privilege for us. Actually, there's one other event na iniimbitahan sila. Kaya lang ito extra challenge na ito, mga kapatid. Sa January pa naman mangyayari. Kaya lang, medyo malaki-laki ang gastos dito. Kasi alam ninyo, yung mga invitations na ganyan, hindi ibig sabihin yan, bibigyan sila ng honorarium or love gift. Sana, no? Kaya lang, we do not know. Pero yung sa January, merong registration fee kasi. Kaya medyo madugo. Sasagutin na raw sana ni Kuya Jan. Kaya lang, medyo madugo talaga. Kaya ngayon pa lang, medyo nananawagan na po ako sa mga may mabubuting kalooban dyan na if you want to support our worship team,
in doing their ministry. May mga nag-i-invite kasi grabe, alam niyo naman siguro if you've been attending this church for quite a while, alam niyo how the spirit is flowing every time we come together for worship. Kaya talagang medyo dumadami yung mga invitations. So yung January na yon, I was told, makinig kayo. I was told yesterday, ang registration fee po ay 6,000 pesos per person. Kasi ano po yun? Nasa hotel po, 3 days, January 2, 3, and 4. Yun po ang petsa. It's an open invitation for everybody who would like to attend that conference. You can go. Ano po yun? Sa Baguio gagawin. Ayan. Imagine Baguio in January. O, di ba? Grabe yun. O, kaya ihanda na ang mga jacket. Ayan. Kaya kung meron po sa inyo, kinakatok ng Panginoon, who will support our worship team so that they can go there and minister, approach me. O kaya if you don't want to be identified, ayan, sa offering envelope natin, isulat nyo na lang po doon kung para saan yung offering ninyo. Pwede naman pong itabi yon para doon sa purpose na yon. Okay? Ayan. So, financial secretary, ha? Pakitabi mo na kapag meron. Kapag meron. Ayan. Kasi medyo madugo. Alam nyo naman karamihan ng mga nandito, karamihan mga estudyante. Ayan. Iilan lang sa kanila ang may mga trabaho. At yung mga may trabaho, mayayaman yung mga yan eh. Malalaki sweldo. Pero syempre, mas marami yung mga estudyante kaysa sa may trabaho. Kaya ganun po. So, this early, pinapanawagan ko na po. Ayan. Pero kung gusto niyo rin pumunta, pwedeng-pwede. Ayan. Aldersgate Conference po ang pangalan po nun. Baguio. Alright. Sige. Good morning, guys! Ayan. Natutuwa ako. Kasi today, if you have not realized it yet, today is the last day of June. Tomorrow, magsisimula na po ang kalahati, second half ng taon. Grabe! Ayan, at magbo-board exam na si Honey. Ayan. Oo, 2, 3, 4. Tama, no? 3 days, interior design board exam. Kaya pag-pray nyo po si Honey, kasi syempre, pag board passer ka, ano yun? Kung malaki na sweldo niya ngayon, mas malaki pang pwedeng maging sweldo niya kapag pumasa sa board. Ganun lang talaga yun. Kaya pag-pray po natin. Ayan. Pero back to our date. Kasi today being the last day of June, I want to ask you this question. Kumusta ang 2024 mo so far? Ayan. Ano na nangyayari sa 2024 mo so far? Ayan. Kasi you know, there are times sa buhay ng isang tao, sa isang buong taon, sa isang buong semester, sa isang buong anniversary, kailangan nagkakaroon tayo ng evaluation. How things are doing. Kapag nanonood tayo ng sports, basketball for example, meron silang halftime. And during that halftime, lahat ng mga players together with the coaches pupunta sa dugout nila. Tapos for about 15 minutes, mag-uusap yung mga yan. Ano yung mga naging problema natin nung first half? O ganito ang gagawin natin sa second half. So merong evaluation, but at the same time may planning. So I want to ask you, how's your 2024 so far? Ayan. So probably for some of you, yeah, it's doing well, Pastor.
ayos na ayos. Ang ganda na nangyayari. O kaya probably for some of us, medyo may mga naging lubak ng konti, pero doable. Kaya naman. Nalalagpasan naman. Or probably for some of us, Pastor, challenging. Ayan. Yung 2024 so far, medyo maraming mga naging obstacles. Medyo ang daming mga nangyari na ang hirap lagpasan. Pero ngayong umagang ito, mga kapatid, I want you to evaluate yourself so that for the second half of this year, you can have a better second half than the first half. Amen. Di ba? Nasa sa atin naman yun eh. Kaya nga, one of those things that we need to do is to have an evaluation. Napaka-importante po nun. So that we can see anong mga naging problema at anong kailangan gawin. So, dito sa pagkakatong ito, mga kapatid, I want to share with you a message that will be relevant, related to our mid-year prayer and fasting. May kinalaman po iyon. Kasi we will be doing prayer and fasting for the next 7 days, starting tomorrow. Ayan. Sino excited? Parang ano eh. Ayan. Starting tomorrow hanggang 7, so that's Sunday. Pero yung prayer and fasting na ito, mga kapatid, this is something that I am encouraging you to participate in. Kasi nga, we want to ensure that our second half for 2024 will still be guided by our God. You know, kasi syempre, from January to June, ang dami na pwedeng nangyari dyan eh. Yung mga nangyari dyan, pwedeng halimbawa, medyo nagka-windang-windang ka, medyo naligaw ka ng konti, medyo nakalimot ka, o medyo masyado ang naging abala, natabunan ng mga trabaho mo, yung relationship mo sa Lord. So it's time for you to recover. It's time for you to realign yourself to the direction of our God. Na ito yung pagkakataon, mga kapatid, na talagang kailangan makita natin, oy, magsisimula ulit kami. Kaya minsan, mga kapatid, when you see sporting events, when you watch sporting events, minsan pagdating ng second half, nag-iiba yung laro eh. Nag-iiba yung dating. Kasi medyo ano, nakapag-strategize na mabuti. Naging maayos yung usapan. Oy, ngayon nagkaroon ulit ng motivation, nagkaroon ulit ng bagong perspective, nagkaroon ulit ng bagong plano. Kaya, yun, mas gumaganda. Minsan medyo mga sumasablay, pero yun ang ayaw natin. Ang gusto natin yung mangyari, maging mas maganda yung second half ng taon natin. Amen po ba? Ayan. Palagay ko, even if you started poorly, mga kapatid, you want to end with a big bang. Amen? Amen? Yung bang, gusto mo tapusin mo itong 2024, oy, ang dami nangyari magaganda, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kasaganaan galing sa Panginoon. Kanina, as we were worshiping the Lord, yeah, kinanta natin yung ano, The Blessing. It's a very good song. It's actually a pronouncement of blessing on the people of Israel na it reminds us of who God is. Our God is Jehovah Jireh. Our God is Jehovah Rapha. Our God is our Jehovah Nisi. Dito, mga kapatid, pinapaalala sa atin, doon sa blessing na iyon, it's a pronouncement of what God can do in our lives. Kaya lang, even though we believe that God can do great things for us, meron tayong kailangan gawin. Kasi as much as we want to experience the blessing of the Lord, kailangan i-align natin yung sarili natin so that we can receive His blessings. Are you getting me? For this year, as you all know, our theme is breakthrough.
And we have been emphasizing this, mga kapatid, dahil nga what we want to happen is that we will experience breakthrough after breakthrough after breakthrough. Not just one time, but for every moment of our lives, we will experience breakthrough from the Lord. And that's a good thing. Sino dito may pangarap makareceive ka ng breakthrough sa buhay mo? Amen. Yeah. Sino dito may pangarap magkaroon ka ng breakthrough sa finances mo? Amen. Amen. Yung mga may utang, maububura ang utang. Amen. Amen. Yung mga may problema sa asawa, mawawala yung problema, hindi yung asawa, ha? Ayan, mawawala yung problema sa asawa. Amen? Ayan, magkakaroon kayo ng breakthrough bilang mag-asawa. Yung tipong, yung mga may problema sa pag-aaral, this time, magkakaroon ng breakthrough sa pag-aaral mo. Tatalino ka. Amen? Makakakuha ka ng matataas na grades. Yung mga may negosyo dito, baka mamaya, first half of the year, parang ano ah, palugi ah. Pero pangarap mo, itong second half of the year, magkaroon ng breakthrough sa negosyo mo, aangat, gaganda. Well, lahat tayo mga kapatid, syempre, pag pinag-usapan natin pangarap, lahat yan maganda. Wala naman sigurong taong nangarap ng hindi maganda para sa sarili niya. Tama ba ako? Yeah. So dahil maganda mga kapatid, syempre we can expect God to do His part. Bibigay niya sa atin yun eh. Magaling siya eh. Mahusay ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay mapagbiyaya. Ang ating Diyos ay masagana. Ang ating Diyos ay maawain. Ang ating Diyos ay mahabagin. Pero meron tayong participation mga kapatid. As much as we want God to move in our lives, the question is this, how are you positioning yourself to receive from God? Kasi meron tayo mga pagkakataon, mga kapatid, that we want to receive from the Lord, great things from God, and we have been hoping na ibibigay sa atin ng Panginoon yon. Kaya lang, there are times na hindi nangyayari iyon for certain reasons, one of which is that we have not positioned ourselves in the right way. Medyo ano eh, medyo tabingi, medyo nakalihis, medyo sablay. Kaya kailangan ayusin natin yung sarili natin. If God has to do His part, kailangan ganun din ang bawat sa atin. Gawin din natin yung bahagi natin. In sharing this message with you, mga kapatid, meron akong tatlong bagay na gustong i-point out. At itong mga bagay na ito ay mga bagay that has been running through my mind this past several weeks na parabang tinatak ng Panginoon sa buhay ko, sa isipan ko. And I don't want to keep it to myself. Instead, I want to share it with you. Kasi yung na-receive kong word from the Lord, kailangan ibahagi ko rin sa inyo. Kasi probably for some of you, kailangan nyo rin yung word na ito. Kaya I want to share this with you. I'm going to share with you 3 points. Tatlong bagay, mga kapatid. So that we can position ourselves to receive God's breakthrough. Number one, letter D, decision. You have to come to a decision. Ano ba ang gusto mo sa buhay? Ano ba ang gusto mo mangyari? You have to make a decision. There are people na the way they live their lives is yung bang tipong bahala na. Yung pagising, walang plano. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya. Hindi niya alam anong gagawin niya sa buong maghapon niya. It could be as simple as that. Kaya lang, dun pa nga lang, sa simpleng bagay na yon, wala ka ng decision, lalo na sa mas malalaking mga bagay. So in making the decisions that you need to make, the next question is this, are your decisions right decisions? Tama ba yung mga decisions mo? Baka mamaya, nagde-decide ka nga, pero sablay naman. Hello?
yung kinuha mong boyfriend. Nagwapuhan ka lang. O kaya nakita mo lang may hawak na iPhone 15. Fully paid. 1 terabyte. Eh, medyo na-attract ka na. Yung mga tipong, siya pala ang gusto ko. Yung mga ganyan. Pero, sablay. Kakamali ng decision eh. Di ba? So, you have to make right decisions. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang tama yung decision na ginawa niya na pumunta siya dito ngayon? Amen. Amen. Kaya, yung mga may asawa dito, tingnan mo nga yung asawa mo. Yeah. Tama ba yung decision mo na iyan ang napangasawa mo? Amen. Amen. Bakit ang tahimik nung iba? Hangga't di pa kayo kasal, hindi pa huli ang lahat. Yeah. Kaya mag-decide na. Oh, di ba yung iba naglalakad na sa ano eh papunta ng altar, biglang tatakbo pa papalabas eh. Yeah. Kung kailan gumastos ka na ng malaki, di ba? Pero, you know, you have to make the right decision. And in this case, mga kapatid, dahil nga pinag-uusapan natin yung breakthrough for the second half of 2024, what's your decision for this second half? To guide us, mga kapatid, I would like to give you 2 passages. Unang-una, the first passage I want to share with you is found in Proverbs 18, verse 15. Nang sabi dito, the heart of the discerning acquires knowledge, for the ears of the wise seek it out. Well, ang ibig sabihin lang nito, mga kapatid, kailangan talagang laliman mo ang pagpaplano mo, pag-iisip mo, that you will really put serious time para you can weigh things out and then be able to come up with the right decision. Part of this is spend time in prayer. Sabihin nyo nga, prayer. Don't leave God out of the picture. Always include Him in every area of your life and in every stage of your life. Lalo na in making decisions, mga kapatid. There are decisions that are so simple. Anong kakainin ko? Anong isusuot ko? Ayan, napakasimple. Pero dun pa lang, are you practicing that understanding that you have to include God in the decision making? Kasi kung sa mga simpleng bagay, hindi mo na kinoconsult ang Panginoon, paano pa kaya pagdating sa mga malalaking bagay? Diba? Kung sa mga maliliit na bagay, hindi ka discerning sa voice ng Lord, hindi ka discerning doon sa direction niya para sa iyo, how much more pagdating sa mga malalaking bagay? Sa mga major areas of your life? There are at least 2 major decisions that each person will have to make. Number 1 is that ano ang magiging career ko? Major yan. Pangalawa, sino ang gusto kong makasama pang habang buhay? At least 2 major decisions. So dahil dito, kailangan i-consult natin sa Panginoon. Kasi dito pa lang, magkamali ka, isang pagkakamali lang, apektado buong buhay mo. Are you getting me? Na can I share something out of my heart, mga kapatid? I want you to know that I am against divorce. Kung sasabihin niyo sa akin, yung divorce at annulment, pareho lang naman, no. It's not. Magkaiba sila ng decision.
at magkaiba sila ng pag-a-assess. Divorce tells us that even though the marriage is valid, the marriage is good, pero at some point, kailangan papaghiwalayin sila. And I'm not all for that. Annulment is something different, mga kapatid. You look at it differently from divorce. So, para bang, siguro sasabihin ng iba, kung nagkamali man ako, pwede namang, pag naipasa na yung divorce bill sa Pilipinas, pwede na eh. Yeah, may mga sasabihin na natin, domestic violence na nangyayari. Pero meron tayong batas, legal separation ang tawag. Okay? Ayan, nagkakaintindihan tayo. Ayan. So, yun eh? Medyo big deal yun, mga kapatid. Kaya dahil sa sobrang big deal nun, yung pagpili na mapapangasawa mo, tingnan mo na kaagad, big deal ito. Napaka-importante na ang pipiliin mo yung tamang tao. Amen. Amen. So, you have to consult God. Be discerning. Sabi dito, the heart of the discerning acquires knowledge. So, if you have to spend a week or two or a month or 6 months in making that decision, before making that decision, then spend as much time as you can. Huwag mo mamadaliin kahit na sabihin mong may pressure sa iyo. Well, hayaan mo na yung pressure na yan. Don't give in to pressure. Kasi pag nagkamali ka, kawawa ka. Kung meron tayo mga kailangang ayusin, mga kapatid, yun ay kung paano tayo dapat makinig sa Panginoon. If we believe that God is all-knowing, do you believe that? God is all-knowing? Alam ng Panginoon lahat ng mga bagay na dapat na mangyayari sa buhay natin. And we want to consult Him. You have to be discerning. Lord, what is it that you want? Ano ba ang gusto mo? And then, yung bang tipong, if you got something from the Lord, the next step is to confirm it. Kasi baka mamaya, it's just out of your imagination or out of your selfish heart na kailangan mong i-consult din yung iba. Please help me pray about this. Please help me discern from the Lord ano yung dapat kong gawin. So, confirm. Hingin mo sa Panginoon yung confirmation na yan. Minsan, baka mamaya, nakita mo lang, may nakasulat doon sa tapaludo nung jeep. Uy! Yung palang word ng Lord. Sometimes, yeah. Sometimes, no. Kaya kailangan i-confirm. Amen? Amen? Yeah. So, yung man tipong, if you have to do and redo everything, then go ahead. Mas mabuti na yung you will take your time kesa naman doon sa magmamadali ka tas magkakamali ka. Baka mamaya hindi ka na pwedeng mag-redo. So hanggat pwede pa, then gawin mo. Be discerning so that you will gain knowledge. Another passage is found in Psalm 86, verse 11, the Bible tells us this, "Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart that I may fear your name." Teach me, O Lord. Turuan mo ako. Tulungan niyo ako, Panginoon. Sabi rin ng isang passage, mga kapatid, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Well, merong mga ibang tao nang akala nila doon sa verse na yon, ang ibig sabihin, kung ano yung gusto ko, pag nag-spend ako ng time sa Lord, pag nag-ministry ako,
kapag nag-active ako sa church, eh, pag nag-pray ako, ibibigay ng Lord sa akin kung ano yung gusto ko. Not necessarily so. Ibig sabihin talaga noon, mga kapatid, when you say delight yourself in the Lord, you lose yourself and make God the center of your life. You're no longer going to think of what you need, what you want. You're no longer going to think of what you can get out of your relationship with God. Instead, talagang ang magiging soul focus mo ang Panginoon. Regardless of what happens, si Lord lang, you delight in the Lord. Amen. Hindi magaganda ang nangyayari sa buhay mo, you still delight yourself in the Lord. And when that happens, yung mga unexpected sa buhay mo, ibibigay niya sa iyo. Can you hear an amen? Yung tipong, Lord, I need you to teach me and help me, Lord, make that understanding, make that decision. Nandun yung total obedience. Kasi consulting the Lord will be one thing. The next thing that you should do is to obey. Amen. So that should be part of your decision making. Ano man ang sabihin ng Lord, I will obey. Can I hear na amen? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mag-obey ka. Ayan. Diba? Ang sabi ng Lord in Matthew 7, verse 21, not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Akala mo, ligtas ka na kasi nakiki-Lord, Lord ka. E kaso, ang sinabi doon, but only those who obey, who follow the will of my Father. Yun lang. So, napaka-importante ng obedience, mga kapatid. Napaka-importante nung inalam mo na kung ano yung gusto ng Panginoon, but then, you will have to obey. Discerning without obedience is useless. Kaya kailangan, you always end up obeying the Lord. Amen? Okay. So that's the first D that I want to share with you, decision. The second D is deliverance. Yeah. This sounds quite spiritual because, yeah, it is. It is very spiritual. Kasi ibig sabihin nito, mga kapatid, we have to get out of our old way of life. We have to get out of the things that are keeping us from doing what God wants us to do and keeping us from living what God wants us to live. Yung man tipong, ito yung mga bagay na pumipigil sa atin. Ito yung mga bagay na talagang humihila sa atin, mga kapatid. You have to experience deliverance. Like for example, mga kapatid, your old way of life includes your vices. Kung may mga bisyo ka, ano man yun, eh bitawan mo na. Alam mong hindi nakakatulong. Alam mong hindi tama. But then you still keep doing it. Pero you know, time comes when a person realizes kung ano yung mga mali niya, and once that he realizes all those wrong things, then he should come to that decision, I want to get out of this. I don't want this anymore in my life. I need to be delivered from this. Hello? Kailangan makaalis na tayo. Makalayo na tayo. Mabitawan na natin ito. Deliverance includes surrender. Sabihin nyo nga, surrender. Kasama yon mga kapatid. Kasi no matter how much you want to be delivered, baka mamaya, gusto mo lang deliverance, ayaw mo namang isurrender. Surrender mo na. Suko mo na. Kasama yan eh. So that it will no longer be part of your life, you have to get it out of your life. So that includes surrender. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, is that He has come to give us life. Sabi sa John 10:10. I have come so that you will have life abundantly. Hindi abundantly. Okay?
Well, pwede na rin. Kasi sign of abundance yun eh. Amen? Amen? Ayan. Hindi lagi. Pero you know, naparito siya eh, para bigyan tayo ng buhay na masagana. Kaya lang, if we want to experience that, mga kapatid, yung buhay na masagana na gusto ng Lord para sa atin, then we have to get out of that old way of life. Sabi ng Bible, in 1 John 4, verse 4, "You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world." There are different kinds of deliverance. You can get delivered from generational curses. Ibig sabihin, ito yung mga lifestyle na mga ninuno nyo, mga naging commitment nila ng mga foreparents ninyo na naka-apekto sa buhay mo. Kasi that's what the Bible tells us, especially about idolatry. Ang sabi sa Bible, part ng commandments ito, mga kapatid, in Exodus chapter 20, ang sabi doon, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Tapos may kadugtong yon, may warning yon. Bakit hindi tayo dapat gagawa ng mga Diyos-Diyosan? Kasi yung sumpa na yon, pwedeng dumaloy hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salinlahi ng ating pamilya. Third and fourth generation. So, baka mamaya, naapektuhan ka kasi nga, you're a descendant ng mga ginawa nila. So you have to be delivered from that. But most especially, you have to be delivered from your own sinful self. Yung sarili mo. Yung mga ginagawa mo. Yung mga alam mong hindi tama. For some of us, maaaring wala kang mga bisyo, pero meron kang ugali na hindi tama. Meron kang kinikimkim sa puso mo na hindi tama. Maaaring masyado mong pinapahalagahan yung damdamin ng pagkagalit, anger, na uuwi sa bitterness, na talagang masyado mong minahal yung ganung damdamin that you have always been so angry with practically everybody. Pati yung mga taong walang ginagawang masama sa iyo, nagagalit ka, inaaway mo, nagsasalita ka na hindi tama. So that's part of who you are, and you need to be delivered from that. Kasi sabi sa Bible in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, if you truly are in Christ, the old is gone, the new has come. Iba ka na. Ibig sabihin, that has to happen. And itong deliverance, mga kapatid, ito yung isang bagay that God can do for you. The only thing that you need to do is to surrender. But then God can do the rest. He can set you free. Amen. He can liberate you. He can do so much for you. Kagaya na binasa natin, mga kapatid, our God is greater. Sabi nyo nga, greater than he that is in the world. So, sino man yung nasa mundo, ang tinutukoy dito ay ang devil, ang diablo, mga kapatid. Whatever hold that the devil has on you, God can set you free because he is more powerful. All you have to do is to surrender. Isuko mo sa Panginoon yan. Tulungan ka. Gusto kang tulungan ng Panginoon, pero kailangan isuko mo. And it's not yung tipong a simple prayer, Lord, tulungan mo po ako. You know, that kind of a prayer, that could be a good start. Pero you have to keep on praying about yourself until you have finally felt deep in your heart, that is truly your decision. I really want to be set free.
Alam niyo yung ibig sabihin ko, yung tipong may gigil. Minsan kasi meron tayong mga sinasabi, pero totoo naman sa atin. I'm not discounting that, but what I'm saying is this. Yung bang hindi ka solid eh. Hindi ka firm doon sa decision mo. And you need to have that decision as in firm. Matibay talaga. Yung bang with all seriousness, makikita sa'yo yun. I want to be set free. Tapos when you say that, yung tipong para bang nararamdaman ng Panginoon, talagang gustong-gusto mo. At ikaw mismo, gigil na gigil ka nang makawala doon sa dati mong buhay. And that is deliverance. There are people na gusto magpa-pray. They want to be set free. Pero, para bang ano eh? Ang nangyayari, they just don't want to experience the effects. Yung epekto. Pero yung source, yung pinagmulan, bakit nagkakaroon ng ganong effect sa buhay niya, ayaw niyang pakawalan. Bawa, yung sumpa ng hindi ka yumayaman. Kaya ka hindi yumayaman. Yun ang gusto mong alisin sa buhay mo. I want to be delivered from that. Pero anong source nun? Bakit di ka yumayaman? Kasi ganun ka eh. Ayaw mo mag-tithes, ayaw mo mag-offering, ayaw mo tumulong sa kapwa. So, yun yung hindi mo sinusurrender kay Lord. Hello? Gusto mo lang makawala doon sa spirit of poverty. Gusto mo lang yumaman. Pero yung sinasabi ng Lord na give your whole tithes into the storehouse, into my storehouse, yun yung part na ayaw mong gawin. Walang deliverance doon. Kasi when you say deliverance, it has to be the whole picture. Nandun pa rin ang obedience, mga kapatid. So, we have to have that understanding na kapag gusto natin na talagang tulungan tayo ng Panginoon, isuko natin lahat. Pati yung mga bawal. Alam mong bawal, pero you keep holding on to it, wag na. Tigilan na natin yan. When you say surrender, mga kapatid, listen up. You have to realize, merong element of sacrifice yon. Hindi siya yung tipong surrender na sasabihin mo lang sa Lord, I surrender this to you. Pero you know, there has to be that element of sacrifice, of letting go. Things that you used to enjoy, now you're going to let them go. Kasi nga, nalalaman mo, by holding on to them, nagpapatuloy yung sumpa. Kaya kung ayaw mo na sa sumpa, tanggalin mo na rin pati yung mga bagay na ine-enjoy mo. Be delivered from them. Galatians 5:1, the Bible tells us this, it is for freedom that Christ has set us free. It is for freedom that Christ has set us free. Hallelujah! Kaya alam, may kasunod to, mga kapatid. Ang sabi dito, stand firm. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Pinalaya ka na ng Panginoon. Gusto kang pakawala ng Panginoon. Gusto kang bigyan ng freedom ng Lord. But then, there's something else that you need to do. Stand firm. And that leads me to my third point. Another letter D. Discipline. Sabihin nyo nga, discipline. Ano yung unang letter D? Decision. Yung pangalawa? Deliverance. Yung pangatlo? Discipline.
deliverance may happen for a short moment. Actually, depende. I once encountered a person who shared with me his story na sabi niya ganun, he was a third generation warlock. Ano yung witch na lalaki? Yeah. He did not understand it at first, pero ang nangyari pala sa kanya, yung lolo niya na witch, male witch, ano, pinatawag siya. Siya, sa lahat ng mga apo, siya yung bunso. Pinatawag siya, nandun na sa deathbed yung lolo niya. Tapos hindi niya nare-realize na nung hinawakan siya ng lolo niya, pinagpe-pray na pala siya ng lolo niya. Yung kapangyarihan niya na maging witch, isinali na sa kanya, pinass on sa kanya. Sumpa yun eh. Kaya para bang nung time na iyon, para bang nung una hindi niya naintindihan, pero nung na-realize niya, medyo mabigat. Kasi alam niyo paano niya na-realize? He all of a sudden saw demonic spirits. Kasi ano na eh, isinali na sa kanya, so yung mga demonyo na nangunguna doon sa lolo niya, lumipat sa kanya. But when he became a Christian, nung na-born again itong lalaking ito, and then na-realize niya, kailangan niyang makalaya doon sa sumpa na iyon, nagpa-pray siya. When he was prayed over, sabi niyang ganun, it took them half a day para talagang totally maramdaman niya he was set free. Kalahating araw. As in, talagang nakikipagbuno. Kasi matibay yung kapit sa kanya eh. Kasi mga kapatid, tandaan niyo to, ang demonyo, may mga ranggo-ranggo yan. Meron tayong tinatawag na mga territorial spirits. Kaya doon sa Ephesians chapter 6, yung armor of God, may binabanggit doon eh our enemy. Ito yung mga authorities of this dark world. So may mga ranggo-ranggo yan. May mga private, may mga general, matataas na ranggo ng mga yon. Eh yung nasa kanya, medyo powerful. Kasi nga, witch eh. Hindi simple eh. So it took them quite a while. But then, ito yung isang bagay, mga kapatid, na kailangan makita natin, no matter how difficult it was to set him free, he was finally set free. Why? The God that we worship is more powerful than the God of this world. Amen. Amen. So, ano yun eh? Kailangan lang talaga i-claim natin yun. My God is greater than the God of this world. I will no longer be a slave to this dark world. Amen. I will no longer be a slave to these dark forces. I am a child of God. Amen. If you believe na ikaw ay anak ng Diyos, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, si Lord, si Jesus na ang Lord ng buhay mo, then you belong to Him. And saan ka nakaupo? Together with Him, beside Him, seated on His throne, taos tandun tayo, in the heavenlies. Kasama niya tayo. So dahil doon, mga kapatid, yung position natin dapat nag-iiba na. Kaya we should no longer be slaves. But there's one thing that you need to do because deliverance, it may happen for a moment. Kaya lang ito, you need to instill in yourself discipline. Kasi, makinig kayo, once you are delivered, pero you did not develop the right disciplines,
kung saan ka man na-deliver, pwedeng bumalik sa'yo yun. Pwedeng gawin mo ulit yun. Pwedeng maging ganun ulit yung buhay mo. Kasi, hindi mo dinisiplina yung sarili mo eh. If deliverance is more of God, then discipline is more of you. Ikaw ang gagawa nito. God can help you, of course. But then, ikaw pa rin talaga ang kikilos dito. You have to discipline yourself. Ilan dito ang gumanda ang katawan, kaka-pray? Yeah. Lord, pagandahin mo po ang katawan ko. Gusto ko po magkaroon ng six-pack. Hallelujah! Kahit mag-speaking in tongues, maghapong ka pa dyan. Ewan ko lang kung gaganda ang katawan mo. Gusto ng Lord yon, gumanda ang katawan mo, maging healthy ka. Amen! Kaya lang, ang kailangan dito, discipline. Disiplinahin mo yung sarili mo. Pinagpe-pray mo, gumanda ang katawan mo, maging healthy ka. Ang dami ko na-encounter na gano'n. Pastor, pakipag-pray po, maging healthy ako, yung gano'n. Tapos maya-maya, dumarating yung pagkain, no? Mukha naman hindi healthy yung kinakain ito po. So, yung mga ganyan. Pastor, pakisama po sa prayer. Mawala po yung ganitong sakit ko. Ah, okay. Tapos malaman mo yung source ng sakit niya, lifestyle. So, ibig sabihin, may kailangan i-correct, may kailangan ayusin, may kailangan baguhin. And that entails discipline. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang may discipline yan? And I'm not just talking about food, mga kapatid. I'm talking about whatever area of your life where you need discipline. Halimbawa, for those who are addicted to pornography, may mga tao, ayaw nilang aminin nyo. Actually, hindi nila aminin yun eh. Kasi secret nga yun eh. Pero alam ba ninyo, I just read this recently. Out of this study, ang sabing ganon, the number one source of sex education among Gen Zs nowadays is pornography. Doon nila nakukuha yung education nila for sex. And grabe yun. Kaya biruin nyo, internet, you don't even have to pay a subscription para makakita ka ng pornographic material. It's all there for free. Kung parang, what's the use of subscription? Wala. Kaya nga yung Playboy, nagsara na eh. Kasi wala na, irrelevant na sila sa mga pornographic materials. Kasi nga, sila nagpapabayad and dami-daming mga libre. If you want to get out of that addiction, discipline yourself. God can deliver you, of course. But then, you have to instill discipline. And that entails more sacrifice. If deliverance, surrendering to the Lord, requires sacrifice on our part, lalo na ito, discipline. Kaya nga ang tawag dito, discipline. Ibig sabihin, you're going to get for yourself a new way of life, a new mindset, a new culture, a new schedule. Iba na to. Eh, alam mo yung source eh. Halimbawa, source ng bisyo mo, kapitbahay. Andiyan lang. Kaliwat kanan, nandiyan lang oh, paligid mo, paglabas mo ng pinto, andiyan ka agad, nakabantay na sila sa'yo. Kapitbahay, ang source ng problema mo. Anong gagawin mo? Can I give you an extreme
extreme answer. Get out of that neighborhood. Lumipat ka ng bahay. Oh. Kasi ang hirap nun. Pero paglabas mo ng pinto, nandiyan ka agad. Wala kang kalaban-laban dun. Tapos ikiklaim mo, my God is stronger. My God is greater. Eh kaso, kung hindi ka umaalis dun sa environment na iyon, malabo yan, men. I once prayed for a young lady. About, during that time, she was only 18 years old. She was being possessed by an evil spirit. I prayed for her. Pero before doing so, I consulted somebody. I asked him, anong dapat kong gawin? One of those things that he told me to do is to advise that person to get out of that old environment. Kasi kinwento ko eh, kung ano yung, kung bakit na-possess yung bata na iyon. Sabihan mo siya, lumipat na siya, umalis siya dyan. Kasi kahit ma-deliver siya ngayon, kung babalik pa rin siya doon sa dati niyang lugar, babalik at babalik siya doon. And that entails sacrifice. Hello? Kung kinakailangan, lumipat ka ng school, lumipat ka ng school. Sabihin mo sa mga magulang mo, anak, sayang naman. Medyo maaantala yung pag-aaral mo. Eh kung nandun yung source ng kasalanan eh, bakit ka mag-i-stay doon? Discipline. Hello? Lagi nating sinasabi, paulit-ulit, na importante, nagbabasa tayo ng Bible. Kaso hindi mo binabasa. Anong kailangan mo? Discipline. Ang sabi doon sa armor of God, ang word of God, yun ang ating sandata. Yun ang ating sword. Paano magiging sword yun kung hindi ka marunong gumamit? Kung hindi mo alam. So, discipline. So, dahil dito mga kapatid, we have to develop a new mindset, a new way of life para sa sarili natin ito, sa kabubuti ng buhay natin. Are you listening? 1 Corinthians 9:27, sabi ni Paul, but I discipline. Ano yung dinidiscipline niya? Sabi niya dito, my body, and keep it under control. Lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Ibang tipong, galing-galing mo mag-preach, galing-galing mo mag-share. Pagkatapos, may makikitang sablay sa mga ginagawa mo. Kaya sabi ni Paul, ang dinidiscipline ko, yung katawan ko. Yung spirit niya siguro, okay na eh. Given na yon. Kaya lang, kailangan i-discipline pa rin yung katawan natin. Why? We're still living in our earthly bodies. Although we are spiritual beings, but then we are still contained in our earthly bodies. And this body is limited and it has its own set of weaknesses. Bawat isa sa atin meron. Kaya lang, kahit meron tayong mga weaknesses, unang-una, you need to have that admission, I'm weak in this area, dito ako mahina. But then, may pangalawa kang kailangan gawin. You do not want to let that weakness go on. Kailangan lumakas ka dun. Kailangan ma-eliminate yung weakness na yon. Paano mangyayari yon? Discipline. 2 Timothy 1, verse 7. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self. If you're saying that you're so full of the Holy Spirit, pero wala kang discipline sa sarili mo, pag-pray mo na. Kasi isa yan sa mga fruits of the Spirit, Galatians 5. Fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And that's discipline.
From time to time, alam mo, nagfe-flare up ka, umiinit ang ulo mo, meron ka ng mga hindi magandang nagagawa dahil mainit ang ulo mo. Kailangan, i-discipline mo na yung sarili mo. Pinag-aaralan yan, anong kailangan kong gawin, Lord, para ma-discipline ko yung sarili ko, para mabago ko yung sarili ko, maayos ko yung sarili ko. Ito, hindi po pwedeng purely outside factors lang. You have to look deep inside yourself for discipline. Middle of the year, alam niyo ba, kagaya ng start of the year, middle of the year, dumadami din nag-e-enroll sa mga gym. Yeah. Pero kahit magkano ang enrollment na gawin mo, kung wala ka naman discipline, baliwala din, sayang. Lifetime membership pa yung kinuha mo. Di ba? Tapos tatlong rubber shoes kagad yung binili mo. Magpapalit-palitan ito. Yeah, yung mga ganyan. Tapos yung tatlo na yun, hindi lumabas ng kahon. Hindi mo nagamit. Bayan, kompleto ka pa, may headband ka. Yung mga... Kung walang discipline, wala eh. Kailangan may discipline. Hello? Alam mo na mga sama sa iyo, huwag ka nang pumunta sa buffet. Hello? Hello? Alam mo kung anong aisle sa supermarket, yung mga tempting para sa iyo, huwag ka nang dumaan sa aisle na yon. Gets niyo ako? Alam niyo na kapag nag-text yung barkada mo, pre, yung mga ganyan, ay nako, gets ko na to, alam ko na. Huwag mo na sagutin. Hayaan mo na. Amen? Amen. So that's discipline. Pwede ba tayong tumayo lahat, mga kapatid? Mga kapatid, alam ninyo, ako pangarap ko, lahat tayo dito gaganda buhay. Amen. Pangarap ko, lahat tayo dito, lalong magiging maayos ang buhay. Pamilya mo, maayos. Sarili mo, maayos. Pag-aaral mo, maayos. Trabaho mo, maayos. Pangarap ko yan. I'm not just concerned with your spiritual well-being, I'm also concerned about your other areas of life. Kaya, I want to be honest with you, tuwing may mababalitaan ako na parang may problema, yung mga ganyan, yung mag-asawa, yung mga ganon, yung mag-ama, yung mga ganyan. Medyo hindi ko maiwasang hindi isipin eh. Kasi that's part of the concern. Kaya lang, eto mga kapatid, I'm teaching this thing to you, mga kapatid, today. Kasi hindi po pwedeng araw-araw concern na lang. Hello? Hindi po pwedeng araw-araw, yun rin lang ang kwento ng buhay. Kailangan magbago na ang kwento ng buhay natin. Amen? Kailangan umayos naman ang buhay natin. Amen? At malaki ang bahagi mo para mangyari yan. Much of the work lies on your shoulders. Ikaw ang tatrabaho. As much as God wants to help you, as much as God wants to set you free, pero kailan kumilos ka. Sino dito ang gustong makalaya? Amen. Sino dito ang gustong gumanda ang buhay? Sino dito ang gusto na maging maayos na yung relationship niya sa Lord? Amen. Amen. If that is what you want, kapatid, then it is my prayer that we will all develop these three things. Make a decision. A hard decision if you must.
Then pangalawa, be delivered. Get yourself delivered by the Lord. If you cannot do it by yourself, then ask somebody who can help you pray about it. Open up to your cell leader or to whoever who can pray for you so that you can be delivered. Pero may pangatlo, you have to discipline yourself. You know, to help you para sa discipline, you need to get an accountable person. Yung man tipong, ito yung tao mag-check sa iyo, ito yung tao na mangungumusta sa iyo. An accountability partner. And usually, that should happen in a cell group. Kaya mga kapatid, talagang tulungan natin sarili natin. I want to pray for you right now. Father God, it is my firm belief that you want to enable each one of us have a better life. Have the best life ever. Gusto mo, Panginoon, na talagang bigyan kami ng maayos na pamumuhay, maayos, maaliwalas na pag-iisip. Yung pamilya namin, maganda, maayos. Yung career namin, maayos din, Panginoon. We know, Lord God, that's your desire for us. Pero Lord, we need to partner with you. Kailangan namin tulungan din yung sarili namin. 2024 is only halfway done. Many things can still happen from July to December. Kaya Panginoon, as we welcome the second half of 2024, tulungan mo kami, Panginoon, na talagang we will be able to live a life that you have designed for us. Yung buhay na malaya, buhay na maganda, buhay na kasiyasiya, Panginoon. At kailangan namin tulungan din yung aming sarili, O Lord God. Kaya right now, I speak blessing for every one of us here, Panginoon. Help us to have that decision. Na yung decision namin, Panginoon, is to be closer to you, is to be faithful to you. Yung decision namin, Panginoon, is to submit ourselves to you. And as we do so, Lord God, anuman yung mga nakakapit sa amin, nakakapagpabagal sa amin, nakakapagpabigat ng buhay namin, deliver us from those things. Deliver us, Lord God, from those curses. And as you deliver us, Lord, help us to develop discipline. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Decision is the starting point. But discipline will carry you through. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na talagang madisiplina namin yung sarili namin. Kung ano ang kailangan gawin, Panginoon, turo mo sa amin. I'm sensing that somebody here wants to surrender his life to the Lord. If this is your first time na gusto mong sabihin sa Lord, Lord, gusto ko i-surrender yung buhay ko sa iyo. As everyone's eyes are closed, if you're that person, gusto mong i-surrender yung buhay mo sa Panginoon, pwede bang itaas mo yung kamay mo? Amen. Praise God. Praise God. Father, para sa mga kapatid ko na nagtataas ng kanilang kamay, na gusto mag-surrender ng kanilang buhay sa inyo, bless them with your Holy Spirit. Holy Spirit, we ask you, tulungan niyo po sila. Gawin niyo po na maging tama ang buhay nila, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Father God, we continue to lift these things up to you and we know this is just the start. Kaya Lord, tulungan mo po kami sa buong isang taon, Panginoon. Makikita namin yung improvement, yung development ng buhay namin. We ask you all this in Jesus' name. Amen and amen. Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Amen. Can I ask you to sit for a while?
before we do our offering, tomorrow, magkakaroon po tayo ng mid-year prayer and fasting. As we have been announcing, it will be a week-long event, mga kapatid. Meron po tayo mga ilang mga bagay na gustong ipagbigay alam para sa bawat isa. Number one, starting tomorrow evening, 7 p.m., magkakaroon po tayo ng gabi-gabing panalanginan. It will be online sa Facebook page po ng church po natin. So it will just be a 30-minute prayer time, mga kapatid. Merong konting, may konting sharing, but mas marami yung prayer time. Because we want to really come to the Lord and be able to bring to the Lord ano man yung mga pangangailangan natin. Kaya tomorrow, I would like to invite you, tune in every night at 7 p.m. sa Facebook page natin. And that will only be up to Saturday, July 6. July 1 mag-start hanggang July 6 po ng alas 7 ng gabi. Okay? And that's number one. Number two, meron po tayong inihanda na mga devotional materials good for one week. These are materials na ano, hindi naman po natin sinulat. Meron mga ibang sumulat po ng mga ito, mga bloggers. Actually, talaga mga kilala eh. If you know Bill Johnson, Miles Monroe, I've taken one article from each one of them. And kinumpile ko, good for 7 days po ito. And I tell you, this will be very helpful. It looks something like this, or it looks like this. If you want a hard copy, yung ganito, paper form, kumuha po kayo mamaya sa ating mga ushers. Ushers, can you wave your hands? Ayan. So mamaya po, kumuha po kayo sa kanila. Pero kung ayaw po ninyo ng paper form, okay lang, may digital form po tayo. So if you need the digital form, mag-message po kayo either sa akin o kaya sa Facebook page po ng church po natin. So that we can send you the digital form of our devotional. Yung digital form, PDF po yun, PDF file. Okay? Para ano, ang format po niya good para sa cellphone. So yun. And I am encouraging you to get one so that every day, meron kang babasahin, maiigsi lang naman. Meron kang babasahin, it's in Taglish. I tried to write it, kumbaga translate it in Taglish. Kaya kung hindi tama yung pagkaka-Taglish ko, pasensya na kayo. Pero yun, i-ano natin, basahin po natin one lesson per day and then meditate on it. And that, if you're doing another devotional, then idagdag nyo na ito. Isama nyo na ito. If you're not doing any devotional, if you're not doing your quiet time, then get one. Meron pong mga instructions dito how to do your devotions. And then, pangatlo, mga kapatid, and meron po tayong i-release. It's not yet ready, pero meron po tayong i-release na prayer list. That should cover different areas of life. Kasama po yung prayer for the nation. Kasi our nation, the Philippines, needs our prayers. Amen? Amen? Kailangan talaga natin ipag-pray ang bansa natin. Nilulusob na tayo. Naging mayor pa yung isa. isama po natin sa panalangin. I-release na lang po natin digitally yung prayer list po natin. Okay? Kaya mga cell leaders, once I send them out, paki-distribute po, paki-send po ninyo sa mga cell members ninyo. And kahit hindi nyo cell member, pero friends ninyo, paki-send nyo na rin sa kanila. Okay? So, yun po. And then, lastly, mga kapatid, meron pong fasting. Now, as for the fasting part, mga kapatid, ito po walang sapilitan. If you want to do fasting, then well and good. If you have not tried fasting, then I encourage you, try it. Isubukan ninyo for a good reason. Meron po nakalagay dito how you can do your fast.
how you can do fasting, and I hope you will do it with the right perspective. Now, ganito mga kapatid, may nakasulat din dito, iba't ibang klase ng fasting, kasi it's not just one type of fasting, so meron pong iba't iba. Basically, it's about food. Okay? Abstaining from food. Yun po yung ibig sabihin nun. If you want to abstain from other things, then idagdag nyo po yun. Bawa, abstain from social media for 1 week, then idagdag nyo po yun. May mga choices po kayo, anong klaseng fasting, kasi alam natin na hindi lahat pwede yung totally walang laman yung tiyan. Hindi dahil sa gutumin ka, kundi dahil may sakit ka, yung mga tipong ganon. Pero kung gutom lang ang iniisip mo, well, adjustment ang tawag doon. Kailangan mo lang mag-adjust. Pero kung may sakit ka talaga, we don't want you to get worse. Kaya po, meron pong ibang fast para sa inyo. Ang tawag po doon, Daniel fast. Okay? Ibig sabihin noon, no rich food. Mga simple lang, yung mga ganon. Kasama sa rich food, no sweets, yung mga ganyan. No soft drinks. No fats. Yung mga ganon na pagkain. So, mga simple lang. So, I hope you can participate. Hindi naman namin kayo i-check. Si Lord na ang bahala mag-check sa inyo. Ayan. Pero I really encourage you to participate. And this is not just for our church. This is more so for you. Help yourself. Tulungan niyo sarili ninyo. Be in prayer. And spend time with the Lord. Grow in faith, mga kapatid. Alright? So, yun po yung mga paalala. Mamaya po, kung sino po yung mga mag-i-stay pa until this afternoon, hayaan nyo po muna yung mga uuwi na kaagad ang kumuha nung hard copy. Yung mga hanggang mamayang hapon na rin po kayo kumuha. Okay? Ayan. So, yun lamang po. God bless. Sige po, pwede nyo palakpakan ng Lord. Yes. Sundan ko na yung sinabi ni Pastor, we have 3 Ds. What's the first D? Oy, nakinig. We will decide to give. We will not come empty-handed to the Lord. He has been so, so good to us. So each time we come to the Lord, alam mo yun, kung ano yung pwede mo ibigay in proportion to how the Lord has blessed you. The Lord will not ask you something that you do not have. Amen? So in proportion to what you have. Ano yung second D? Deliverance. Saan kaya tayo i-deliver? You know, sometimes we use the money that we have for whom? Ako, me, myself. Tama, mali. You know, sometimes we always think pagka may money ka, Lord, gusto ko ganito, ganito, upgrade ako ng ganito, ganito, ganito. You know, that we forget, o nga pala, Lord, sa'yo nga pala itong money na to, where do you want me to give it? You know, let's ask the Lord, let's be delivered from ecology. Let's have that mindset that this is not ours, it's God's. What's the last letter? Discipline. Discipline na pag-offering time, hindi tayo mag-CR. De, joke. You know, it's a discipline that we will have a different mindset. Alam nyo, yung mga in love kay Lord, ang mindset niyan, I love giving to the Lord. I love fasting. I love reading the Word. But the enemy sometimes would give you different perspectives. Paano? Ay, naku, magugutom ka lang. Ay, naku, mababawasan yung yaman mo imbis sa 1 million. Hindi. Diba? Ang dami niya sinasabi sa iyo, mas marami ka pang kailangan pagtuunan ng iyong resources. You know, we will have that discipline that when it's offering time, we will give what God wants us to give. Let me read to you these verses. At nakakatuwa, alam nyo, itong church na to in Macedonia, this is how they gave. They gave not because they have. Listen, beloved ones, we must tell you about the grace God poured out upon the churches of Macedonia. For even during a severe season of severe difficulty, tremendous suffering, and extreme poverty, sukdulan to mga kapatid, their superabundant joy overflowed into an act of extravagant generosity. Amen. Hindi kinakailangan meron ka para magbigay.
whatever you have, you can give out of joy. For I can verify that they spontaneously gave not only according to their means, but far beyond what they could afford. They actually begged us for the privilege of sharing in this ministry of giving to God's holy people who are living in poverty. They exceeded our expectations by first dedicating themselves fully to the Lord and then to us according to God's pleasure. Yesterday, we had our BBS and we can show you some of the pictures today. I'm so thankful. I would like to thank everyone who gave their talents, their time, their effort. Alam nyo, hindi lang sila. May iba ho na hindi, wala kayo dyan, but you gave whatever you had. May iba po nagluto, may iba nagbuhat, may iba nagbigay so that we can feed them. May pangpamasahin ng mga teachers natin kasi karamihan sudyante. And this is what church is all about. We don't just see the need. We give what we have. Amen? You know, hindi mo kailangan pumunta dyan para maging part ka ng ministry. You can say, God use me to be part of the VBS through giving. Marami ho, alam nyo, we're so privileged. Ang dami hong inilaline up ng Lord para sa atin. But we also need resources. Pero hindi po kami natatakot. Because when God calls, He equips, He provides. Kasama tayo doon. Amen? Woohoo! Kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Let's all pray. Lord, we just want to thank you for the privilege of giving. Giving is not yung na hindi mababawasan yung aming resources, hindi kami magkakaroon ng lacking. But giving is a privilege because, Lord, we have because you gave. And I pray, help us to have that kind of mindset to remember mayaman kami or meron kami, it's because you blessed us. And these resources is not ours, it's yours. So I pray, Lord, give us eyes to see when and how to use it. Make us your good stewards. Help us to be really part of the family that when we see a need, we will not close our eyes, but we will become part of the solution. So that, Lord, paminsan, we are lacking, we are in poverty, pero salamat dahil may ginamit kang ibang tao. But when the time comes, kapag kami naman ang meron, when we see others in need, help us, O God, to be also a blessing to other people. Because, Lord, it is you who first loved us. It is you who first showed us what generosity and loving is all about. I pray that we may be able to see it in this church. Thank you, Lord. May you be glorified in our giving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you as you give. It's now offering time. To those who would like to give, of course, yung tithes niyan, kay Lord yan. Pero if you would like to give to a project, to a ministry, sabi nga ni Pastor, Aldersgate, the VBS, or kung ano yung prompting ng Spirit sa inyo where to give, please write it down. This is for, bawa, this is for VBS, this is for ganon, ayan. So that, you know, ma-i-record din natin properly. Okay? Thank you very much and God bless us all. And give him all the praise because this is never-ending praise. Let's give him all the praise that and all the worship. Oh, you are God, and we lift you up. We keep singing, keep praising, we won't stop. Giving all we got, yes, you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever Lord over all. There's nobody like you, no one beside you.
glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation keeps singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. Mga awards and wala na po. Bumaba. Okay po, Pastor, back to you. Yeah, let's pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord God, sa buong maghapon na ito, sa araw na ito, for gathering us in this place. Salamat din po, Panginoon, sa ginawa ninyo sa amin ngayong umagang ito. Kaya Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo ang buong isang linggo, Panginoon. Ingatan niyo po kami, ilayun niyo po kami sa kapahamakan. At tulungan niyo po kami na sa lahat ng aming gagawin, sasabihin at iisipin, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian at kapurihan. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen, amen. Amen. God bless everyone. Take care. Ayan po. Good morning po ulit. Back to me. Ayan. We would like to recognize po ang mga bata po na mayroong mga special awards sa kanilang school.